Mukhang iba talaga ang Cubao. Mukhang hindi na natutulog ang lugar na ito. Kulang ang 24 na oras sa isang araw para sa lahat ng nangyayari dito. Sa umaga ay mga department store ang nagbibigay serbisyo sa mga tao. Ngunit paggabi, ibang uri ng serbisyo na ang inihahain. Nung minsang naglakad-lakad ako sa Cubao, napunta ako sa mga kalyeng punong-puno ng nagkikislapang mga ilaw. May kakatwang pangalang may halong pangingiliti ang mga club. Nung pinuntahan ko nga ang isa sa mga ito, medyo nailang ako. Alam kong hindi para sa mga babae ang ganitong lugar. Dala-dala ang hidden camera, pinapunta ko ang aking kasama sa team sa loob ng mga club. Nung una'y wholesome pa ang dating ng mga babae. Ngunit maya-maya'y walang kahiyahiyang naghubad ang mga dancer. May libreng area pa nga ang galing sa mga ito na lubos na ikanatuwa ng mga customer. Bawal sa batas ang ganito mga show, ngunit tila gabi-gabing nakalulusot ang mga club. Nag-start ako ng Bangbang Ali, tapos nung may flirtation pa noon, doon ako matagal sa flirtation hanggang sa Bangbang naging daw siya. Hawaii 5-0, ginagas ako sa Takusa. Swing Up, Georgetown pala, tsa Big Town, tsa Mystic ang huli. Sa edad na 13 taong gulang, namulat na si M. Joy sa mundo ng pagsasayaw. Probinsyana siyang napadpad sa Cubao hanggang sa nahikayat ng pasukin ang trabahong ito. Pag sumasayaw ka ba sa club, naka-bikini ka ba o ano? Naka-bikini. Bikini lang. Naka-bikini. Tapos may sas. Tapos paglasing na, wala akong sas. Kinago all the way ako. Ikaw? Hindi ka naman nahihiya? Hindi ka man natatakot? Hindi. Para kumita ng 1,000 kada gabi, napipilitan siyang maghubad habang nasa entablado. Mas malaki pa ang kanyang kita, oras na i-table siya ng mga customer. Yung mga lalaki na sinasabing niloloko kami, hindi kami nanloloko, kayo lang nagpapaloko. Diba? Alam niyo naman pagpasok niyo sa club eh, drinks agad, yung pee agad na entrance, diba? O kayo nagpapaloko, hindi kami. Kami, sa job, trabaho lang, walang personalan. Diba? Pwede ka bang ikontrata para makipagtalik sa'yo? Ay, hindi. Yun lang ang tinatanda ko. Kanyari, pag nakatibag, itahato ko sa drink. Sabi ko, alam mo ba't kaya nga hindi ako nagpa-pick up guy? Hindi kaya nga hindi po ako pinasok ko eh. Para hindi luluwag yung ko. Ikaw nagpapasikip ako ko, hindi ko pinapaluwag. Ganun. So, 100% doon sa club, meron din 50% na nagpapalabas. Kasi, hati-hati. Hindi, nagpapalabas kasi sobrang pangangailangan ng pera. Kasi yung kita namin sa club na kahit ganong kalaki, so gastusin din natin. Kumbaga, ang bis namin kumita ng pera, ang bis din mawala sa kamay namin. Minsan nga, hindi na nga namin mag-ipon eh. Hindi na namin naiisip yung kabuhayan namin sa susunod. Paano na yung buhay namin next time pag tumanda na kami. Saka marami kang kasama. May anak na si M. Joy na nasa Japan. Hindi ka ba nagkaroon ng relasyon o nagkaroon na? Meron na big? Oo, sakit. Masakit? Masakit. Bakit? Ano nangyari? Kasi noon, nagmahal ako, tawas. Hindi kami magkaintindihan sa trabaho. Sabi ko, mahal ko ang trabaho ko kesa sa kanya. Tapos nung gusto niya akong patigilin, para naman sa akin, kung saan mo ako nakilala, doon mo ako tanggapin, di ba? Sa labas naman ng club, may ibang dimensyon ng pagbebenta ng aliw. Nagkalat sa kahabaan ng Aurora Boulevard at sa may Isetan ang mga tinaguriang pick-up. Mga kabataang babae at lalaki na nag-aalok ng serbisyong sekswal. Minsay, kasama pa nila ang ilang may edad na, tulad ng isang lumapit sa amin. Katabi ng dunas. Ganon. Nagpapakpan itong puste. Nagdala ng rapid lang.
pinuntahan namin ang nabanggit na apartel sa tabi ng Dunkin' Donuts. May nakapagsabi pa nga sa amin na ang ilan sa mga apartel na malapit dito ay meron ng naka-standby na mga babae. Ano magkano? 110. Ilang oras siya? 2 hours, 1. Mga bugaw ang kadalasang lumalapit sa mga potensyal na customer. Ito ngang si Mrs. na buntis eh, mabilis pa sa alas 4 nang makakita ng sasakyang sa tingin niya'y naghahanap ng babae. Samantalang ang pickup girl naman ay naghihintay sa likod nito. Hindi nga lang siguro nagkasundo sa presyo. Mistulang palengke na nga sa bandang Act Theater sa Cubao. Samantalang nakabantay lang ang police mobile na parang walang pakialam. Mag-iisang taon ng tricycle driver sa Cubao, itong si Richard. Panggabi rin siya. Madalas po ng pasahero, mga nagtatrabaho po sa club. Marami po, meron po rin mga pick-up, mga callboy. Tapos, kailan sumasakay sa tricycle mo? Pagka po, ano na sila, punta na po sila ng check-in po sila sa mga motel, apartel. Ano-anong klaseng customer ang kasama nila? Pwede mo mag-ikwento sa akin yung mga... Madalas po, mga medyo may edad na rin. Mm-hmm. Mga itsura po, may asawa na rin. Meron din pong binata. Minsan nga po, mga naka-ano pa sila. Mga sasakyan, naka-kotse.